Ito na yung bagong instructions natin para sa bagong files. Guys, pakiusap. Tapusin nyo yung video na to hanggang sa dulo dahil meron akong mahalagang sasabihin. Huwag kayo mag-i-skip. Yung iba, nag-skip ng video, hindi naintindihan, ayaw nang manood. Pagdating sa akin ng files, mali-mali. Mali-mali kayo, ibig sabihin hindi kayo nanood ng video. Please, panoorin mula una hanggang huli. Panoorin, utang na loob. Ito yung mga files natin. Napakarami nating files ngayon. Ayan, 105. Katulad pa rin ng dati, ang kailangan, surname, Christian names, rank, star. Ito lang ang bago. Star, how issued columns. Itong dalawa lang na ito ang nagbago. The rest, pare-parehas lang. Okay. O, ito, sample. Alright, sabi niya, kunin daw ang surname. O, surname, itong isa, si Grant. Grant. Ganyan, ha? Ganyan ang pag-type. Tapos, number. Okay, ito, number. Yung files na from ADM 17189-1 to 91-3. Ito yun. Ito yung first. Ito. Ganyan. Ito mga files na to eh. Ito mga files na yan. Ito ang instruction. Wala siyang number. Wala kayong makikitang number sa kanya. Okay? So, wala yan. Leave it blank. Huwag lang magtatanong, ma'am, asan yung ano? Boss, asan yung number? Wala. Eh, di wala. Ganun lang yung kasimple. Kung wala, wala. Huwag na natin hanapin pa. Alright? So, leave it blank. Tapos, star. Ito yung star. Ha, ito. Star. VB. 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 Tapos, STVB. O yan. Sabi ng client natin, ito, star. Yan. Itong gagawin. Tingnan nyo rin, ha. Kung ano yung nandyan, yun lang itatype nyo. V, B, ganyan. V, B. Okay, o V. Ay, mali. O yeah. Tapos yung isa may ST. ST, V, B. Huwag nyo nang lagyan ng period. Okay, sabi niya, huwag nyo nang lagyan ng period. Tulad ito, o. Oh, sabi niya, o. Oh, oh. Minsan 1914, may makikita kayong 1914. Tatanungin nyo, saan yan? Ito makita nyo. Meron tong 1914 eh. Saan na ba yan? Ayan o. Oh. Kita nyo to. Ito. Ano? 1914 STC. Ganyan, ilalagay nyo dyan. 1914 STC. Tapos, V, B. Yan, ganyan ha, ganyan. Okay? Malinaw na malinaw yung sinasabi ko. Okay? Andinaw ng instruction niya dito. So, huwag kayong magkakamali. Huwag maglalagay ng period at saka comma. Okay? Yan, ganyan lang ang gusto niya. Ano, just insert ST. V or B. STVB. Okay. Yun ha. Malinaw yun. Okay. Second. Itong column na to. How issued. Ito yun. Ito yung column na yan. How issued. Ito yun. No? S. Okay. Tilagay mo dyan. S. Walang period pa. Oh, wala, rin, wala pa rin period yan ha. O, tas wala. Tas dito. Vivid. Okay. Vivid. Ganyan. Ganyan. Tatanggalin yung mga hindi yung semicolon, quote yan, ganyan, no? Vivid. Ayan, ganyan. Quote and quote. Alisin. Kailangan malinis. Ganyan, malinis. Okay? Hekla. Ganyan lang. Alright? Minsan, dalawa. Ito, sabi niya.
There are two names of identifiers. Oh, siyempre, pinahaba pa niya, di ba? O, dalawang pangalan. Ayan. Teka, hanap tayo ng sample. Dalawa. Ito, to, to, to. Dalawang names to. Ayan. Ito ang dalawang names. Lagay mo dito. CG. Slash ang gagamitin natin, S. Ganyan. Ganyan. Meron pa isa eh. Ito yung example niya eh. Ito yung example niya, si Walker. Yan. Si, ito pala. Si Walker. Ayan. So, ang pagta-type niyan, HMS Walker. Slash HMS Blenheim. Okay, itong isang name na to, isang row, isang line, ang name na yan, tapos dalawa yung shape niya, yung how issued column, ang tatype nyo, ganito ang pagkakatype. Okay, HMS Walker, ganyan ha, ganyan ang pagkakatype. Hindi siya ano. Basta ganyan, sundin nyo yan. Tapos, itong quote na naman to, hindi nyo siya itatype ng ganere ha. Ganito, kunwari. HMS Walker. Diba? Tapos, merong ganyan. Blend. Walang ganyan. Ganyan. Hindi ganyan ang pagta-type ha, kasi ang ibig sabihin nito, again, ang ibig sabihin nito ay same as above. Same as above. So, kailangan, hindi ganyan. Kailangan, HMS din. Okay? Ganyan ha. Okay, ulitin ko, walang mga quotes-quotes na ganito ha. Same as above yan. Walang magta-type ng same as above. Meron naka-encounter ako ng ganyan eh. Sabi ko, itong ganito, same as above. Eba, tinype nga, same as above. O, di ba, tanga yan. So, tanga yan, hindi naman tayo mga tanga, di ba? So, walang ganyan ha, walang ganyan. Okay? Ibig sabihin yan, ang nasa taas lang. Alright? No, katulad nito, to, tingnan mo, abot, di ba? So, pagka yung ganyan ng mga pangalan, abot. Ganyan, di ba? Ay, double V pala. Abot. Diba? Tapos, meron naman, nag-coat, nag-ganyan sila. Nag-ganyan na lagi. Diba? Ganyan. Ayaw, hindi ganyan, ha? O, dapat ganito lahat. Ganyan lahat. At saka yung mga, may makikita kayo dito na dito, yung pangalan niya ganyan to. Dito. Hindi yan pangalan, ha? Hindi pangalan yung dito. Parehas yan ng ganito, parehas yan ng quote na to, ito, at saka dito. Ang ibig sabihin nun ay same as above. Yung ganire, ha? To, tingnan mo to. To, ha? To. Itong no. Zoom ko para mas malinaw. Ayan, no ditos. Okay? Hindi yan pangalan, yan ay same as above, okay? Alright? Yung remarks, okay, i-type ang remarks. Oo, sa remarks, isulat na, i-type na ang mga period, ha? Let's say, let's say this one, IC 34. 083 yata ito. 083. Yan. Ganyan. O kaya itong VB by AM. Alright. Dito sa remarks, mag-type tayo ng period. Pero dito sa may stars, sa star, how issued, hindi na natin kailangan i-type ang period at saka yung mga, ito.
quote yan. Yun. Tapos, yung mga pangalan na may DSO. Asa na ba yan? Ito, may MC. Teka, maglalagay na lang ako ng isang kolom pa siguro. Dito na lang. Baka hindi nakita ni Andy. Ito, MC. Diba? MC, CV. Nasa ibaba ng pangalan. Ito. Kita mo yan. Ito, yun o. Dito natin lagay yan. Ihiwalay natin kasi baka hindi niya nakita yung meron palang ganyan. Hindi niya nasabi yung column. So, insert ako ng another column, ha? Ano nga pang tawag dito sa mga ano na ire? Nakalimutan ko. Mamaya, simi ko ulit. Lagay niyo dyan. MC. CB. Yan, ganyan, ha? Ganyan. Yun lang, yung mga... Ito. KCB. KCB. Ayan. Yung nasa ibaba yan. Huwag kayong malito sa initials at yung mga nasa baba ng names niya. Huwag kayong malilito doon. Minsan may mga ano yung nalilito eh. Teka. Saan pa ba? Ayan o, kita mo. Naka-separate siya o. Nakababa. Nasa baba. Ayan mga yan. Parang title nila to eh. Ito mga to eh, title nila yan. So, yan o, DSO. Doon yan sa kabilang, ano ah, dito natin ilagay sa, ano na to. Siguro, ano na lang, lagyan ko na lang ng, yan, title. Ha? Title na lang nila yan. Title. Alright, ngayon, isa, doon naman sa isang batch ng files, ay, meron naman siya number. Ito kasing una, walang numbers, di ba, puro ganito lang. Pakita ko sa inyo yung main numbers. Ito. Ito nyo to. Ayan o. Main numbers. So, ilagay nyo yung number dito. Ha? Ganyan. F. 400. Ganyan. Ha? Ganyan. Ito yung mga numbers niya. Okay? The rest, pare-parehas na sila. Okay? Madali lang naman eh. Look. Tingnan nyo. O, di ba? Tingnan nyo itong kanyang surname, Atkins. So, one time mo lang siya i-type. Tapos, copy-paste mo na hanggang pababa. O, diba? Next page. Same. Tingnan mo. Pati si John. O, teka. Kapag ka nag, ano kayo ng John, diba? Pagka nag-type ka ng John, tapos John C, John E, John H. Ito double check nito, ha? Huwag kayong enter ng enter. Kasi paminsan, si Excel kasi paminsan, pag naglagay ka dyan ng John, kunyari, John D, di ba? Tapos, John. Ayan, nakita mo, nagsasuggest siya agad ng ganon. O, di ba? Meron kasi marami ako na-encounter ng ganyan before eh. Yung nag-e-enter ng nag-e-enter, eh, hindi pala eh, sinuggest ni Excel na yun, in-enter lang, mali na kagad yung initial. Okay, so, i-double check natin yan, ha? Huwag enter ng enter. Kapag ganyan, pare-parehas lahat. Ito, madali lang. Ang trabaho natin ngayon, ganito. Ang bad news is, si client natin ay nagtitipid dahil mahirap daw ang business ngayon. So, binabaan niya ang rate natin. Again, binabaan niya ang rate natin. Down to 25 cents per row. Nakakaiyak, di ba? 25 cents per row lang ang bayad ng mga files na to. 25 cents. Wala akong magawa. Hindi ako makapag petisyon kasi mas okay naman yung meron tayong tatrabahuin ka dahil kaysa naman wala tayong trabaho, di ba? So, hindi ko kayo pinipilit na gawin nyo to. Nasa sa inyo yan kung payag kayo doon sa 25 cents per row sa files na to, eh, go ahead. Pwede kayong kumuha ng files sa ano, pwede kayong humingi sa akin. Okay, maglalagay ako ng files ulit sa Google Sheet. Maglalagay ako uli doon, tulad ng dati. Pero just make sure na kaya nyo tapusin on time.
at saka kung payag kayo doon sa rate ng client natin. Again, uulitin ko, okay, ang rate ng files ay 25 cents per row. Maglalagay ako ng mga files ulit sa Google Sheet natin. Kung payag kayo doon sa rate, kumuha kayo doon sa Google Sheet. Otherwise, huwag kayong gagawa. At saka, pagka kumuha kayo, just make sure na tatapusin nyo yung files. Hindi yung nasa, alam mo yun, nakalimang araw na sa inyo yung files, bigla nyo sasabihin sa akin, nasira ang PC. Kalokohan, hindi ako naniniwala na nasira ang mga PCs nyo. Sabihin nyo sa akin, 5 days, wala. Hindi nyo nagawa 5 days, nasira ang PC nyo. Hindi nyo na ma-recover yung files. Lagi kong sinasabi, mag-open kayo ng account sa Dropbox para doon kayo laging magsisave sa Dropbox nyo. Kung magkaroon ng problema sa laptop, sa desktop nyo na corrupt or whatever, na lumang tugtugi lang corrupt na laptop, alright? Para nung sa ganun, kahit na nasira, makukuha nyo pa rin. Pwede kayong gumamit ng phone, ng tablet, dahil doon pwede niyong ma-access ang files niyo sa Dropbox. Maisi-send niyo pa rin sa akin. O, pinaandaran niyo na naman ako ng ganung klaseng rason na nasira. Eh, hindi ko na ibibigyan ng files ever. Deadline natin still mga 3 days lang ang yan, ha, 3 days. Please, walang magka-cash advance sa akin, walang ignore ko lang kayo. Pagka magme-message kayo sa akin, magpi-PM kayo sa akin, boss, pwedeng CA, cash advance. Hindi ko kayo i-entertainin, walang cash advance na magaganap kahit isa. Alright? Walang ganon. Hihintayin lang natin ang bayad ni client. Alright, sabay-sabay tayong matatapos. Please, sabay-sabay tayong matatapos para sabay-sabay tayong magpe-pay out. 1 week lang ang binibigay ko sa inyo kasi i-edit ko pa lahat yan bago ko isend yan. Kung mas maaga kayo matapos, mas maganda. Rikuha kayo ulit. Kuha kayo ulit ng files kung natapos kayo ng mas maaga, mas marami. Mas makakarami kayo. Okay? Yun lang. Pag may tanong pang iba, sa group chat na lang magtanong. Okay? O hindi nyo masyadong naintindihan, please panoorin ulit ang video.